Siguro, kung i-describe ko po ang mga nanay, sila po siguro yun na kayang isakripisyo po ang lahat, pati buhay po nila para po sa kanilang mga anak. Totoo po yan. Magandang araw po mga kababayan. Balga po sa pinilang alakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Ngayon ay 82nd birthday po o ika-82nd karawan po ng aking pinakamamahal na ina. O, diba? Nakapagpadala na po sa kanya, kaya masaya-masaya po yun. Na kahit pa paano may panghanda po siya. Hindi naman baggarbo kasi ayaw niya ng mga baggarbo. Mas gusto niya ng datong. I love you na yan siya kasi Papa. Mahal na mahal ko pang aking mga magulang. Gusto ko po siyempre, masaya din ang aking ama. Alam ko, pag nakikita yung masaya si nanay, masaya masaya po yun. Mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Ay, nako. Gusto ko pong magbigay ng mensahe po sa aking ina. Nay, mahal na mahal ko kayo. Alam nyo naman at nararamdaman nyo naman yan. Diba? Kasi tandaan-tandaan nyo kung kailan ako sa sweldo. Kung kailan ako magpapadala. Tatanong nyo sa Dennis, meron na ba tayo dyan? Kapatid ko pong bonso. Hindi. Talagang hindi ako nakakalimutan yun. Hindi. Hindi ko po kaya isa na mga magulang. Ngayon hindi po ako makakaway dahil sobrang busy. Gusto ko lang pong isipin na gusto kong maging masaya yung aking mga magulang. Sa pagkaroon po ng aking ina, marami pong gustong sabihin sa kanya. Marami pong pinagdaanan kami sa sakripisyo na nakita ko mula nung paglit hanggang paglaki ko. Pero bago pa po ako silang, meron pong mas matindi po silang dinaranas na pagsubok na kayong ama't ina na talagang hindi na po dapat ikwento na para po suportahan ko po kaming anim na magkakapatid. Kaya talagang kahanga-hanga po silang mga magulang. Ang aking pong ina ay hindi po palaaway yan kasi wala pa pong record sa barangay yan. Ipag-chismosa lang. Pero mahusay magdala. Love you. Gusto ko pag pinanood niya po ito, tumatawa kasi ayoko pong umiyak siya. Kasi pag drama, naku, yung umiyak po. Kasi pag umiyak po, yung laks ang umutot. I love you, nai. Basta, nai. Enjoy nyo lang yung birthday nyo ngayon. Sinari kasi yung tao na laging nagsasabi, alam mo, dito kami nasa abroad. Kung may narinig ka, hindi maganda, manahimik na lang. Kung may nasabi kang hindi maganda at may nasaktan, manahimik ka na lang kaysa sagutin mo pa. Pero panindigan mo kung ano yung mga sinabi mo, maging responsibilidad ka. Pero wag mo nang palakihin. Kung nalabas mo na yung nasa loob mo, okay na yun. Hindi na dapat lumaki. Yan po lagi sinasabi niya eh. Yung edukasyon na naibigay namin sa inyo, hindi namin na pinamapangako noon kung makapag high school ba kayo, college, siyempre nagtulungan din naman kayong magkakapatid, sikapin mo lagi magpakumbaba. Matuto kang makasama, mahalin mo ang mga kapatid mo. Basta ganyan po ang sinasabi ng aking mga magulang. Tayo din naman pong mga anak, wag po nating sisigawan. Kung merong nasasabi sa atin na sisigawan po tayo ng ating mga magulang, dahil may edad na tayo, dahil mature na tayo, dahil malaki na yung karapatan na sinasaklaw natin. Pag nasigawan tayo ng mga magulang kasi nasa tamang edad tayo, mas, parang mas matapang pa tayo sa kanila. Huwag po natin gagawin sa mga magulang po natin yun. Kahit na minsan, siyempre, hindi naman po perfecto ang mga magulang, lalo na po tayo. Kung may nasabi silang hindi magandang bagay para sa atin, intindihin natin na minsan dala ng sitwasyon, dala ng pagod, dala ng galit. Kung minsan may nasasabi ibang mga magulang, di ba, na po nagsistiriwin na, so ihalos yung pa yung mga anak, minsan nadadala lang po yun ang bugso ng damdamin. Kasi, isipin mo ha, sa mga magulang na po ngayon siguro makaka-relate po kayo, na araw-araw isipin nyo yung gagastos nyo sa araw-araw, kung may anak kayo, babaunin, kakainin, kuryente, tubig, kung may internet pa kayo, kung may mga ganong bagay, pamasahe, di ba? Kaya, anin po kayong magkapatid sa daming iniisip po ng aking mga magulang. Kaya minsan,
mainit ang ulo nila na nakapagsabi ng hindi maganda, pero palawakin po natin yung ating mga isip. Hindi lahat ng galit dapat nating sabayan kung nakapag-express na tayo ng galit. Huwag na natin pangpalakihin, huwag na nating sagutin kung may darating pa sa atin. Ayun po tinuturo sa akin ng mga aking mga gorila, ano pa ng aking ina, na makisama dahil malayo ka, yan ang magiging puhunan mo. Hindi lagi ang titulo o pinag-aralan mo ang magiging puhunan mo. Dahil makikita ng tao sa iyo at mararamdaman kung gaano kang kabuting tao, yun pong sinasabi nila, maging mabuti ka sa kapwa. Yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Maging mabuti ka sa iyong mga kapatid, sa iyong mga magulang, kaming mga magulang mo, kung napapagsabihan ka namin, minsan wala sa lugar o hindi, huwag manawag mo kaming babastusin, ganun. Debe po siguro nangyari yun na nakipagsigawan po sa mga magulang ko. Yun ang bagay na hindi ko po magagawa. Kasi gagawin ko lang po mananimik eh. Kasi alam ko naman na yung pinagdadaanan sa sitwasyon, iniisip ko pong mabuti. Napakataas po ng respeto sa aking mga magulang. Kasi minsan makikita ko po silang pagod. Siyempre gutom. Minsan di pa nakakain. Kaya minsan mainit ang ulo. Malilit po kami. Minsan inuunan yung pagkain namin bago sila. Hindi naman po kami nakaranas ng gutom. Kinakapos-kapos kami pero madiskarte po ang aking mga magulang. Kaya sa nanay ko, pa, kinanay mo na to ha. Alam niyo naman, mahal na mahal ko kayo. Birthday ni nanay, pagbidyan muna natin ng bruha. Bidyan muna natin sa nanay. Love you, nanay. Lagi sinasabi niyo sa akin, nanay, na napakaswerte niyo mga anak ko kasi nakapag-aral kayo. Kasi ayoko kayong malo kayo o matulad kayo sa amin na hindi naiintindihan lahat ng bagay. Kapag hindi naiintindihan, lalayo na lang kaysa maloko kami. Kayo siyempre ang iintindi at papasalamat ako sa Panginoon na ganyan kayo, hindi nyo kami nakakalimutan. Lagi po sinasabi ng nanay ko po yan. At maraming maraming salamat sa inyo kasi yun lagi, inuulit na hindi nyo kami nakakalimutan. Kayo ba naman magkaroon ng ina na gagawa po ng paraan sa lahat ng bagay? Kahit na minsan din nyo alam kung saan kukuha ng pambili ng ulam bukas, kung saan kumukuha ng babaunin bukas, yung sasakupin niya lahat yung problema para hindi po kami mag-isip ng mga anak po niya. Nakikita ko po yun sa nanay ko. Tapos yung panahon na nasa abroad po yung father ko, Saudi din bilang isang karpintero, yung mga panahon din na pupunta ang nanay ko sa mga kung saan-saan, makita ko mga kapitbahay para manghiram ng pera. Hindi ko po, ewan ko, nung mga panahon po nun yun, pag nakikita po yung ganung nanay ko, hindi ko sa kanya sinasabi rin siyempre. Kaya mainam na rin po itong vlog eh, narinig niyo po. Pero nasasabi ko naman po sa pala niya minsan. Pero yung ito, lang po, wala kasi yung magawa, nag-aaral po ako. Ayaw niyang kumahinto kami na punta ako. Pagpunta na lang minsan sa isang sulok, iyak na lang po ako. Tapos pagdating niya, alam ko mainit. Kaya nakapayong siya. Siyempre, wala naman siyang pambili. Basta tatanig ko po yun, gusto niyo, inom kayo, gusto niyo kape. Naman na kayo. Okay, kahit man lang maglinis ng bahay, mag-igib ng tubig. Minsan na lang ako papasal kasi kahit yung gano'ng simpleng bagay, yung nababawasan po yung iniisip ng nanay ko. Tapos nung panahon po na na-stranded po yung father ko sa Gulf War, sa Saudi, napakalaki po nung pagsubok po namin nun. Hindi ko pa makalimutan yung araw na yun.
Umiyak po yung nanay ko. Wala po kaming ulam pero may bigas po kami tingin. Walang po kami mantika, toyo. Mapalad pa rin po kami kasi hindi po kami naranas ng gutom. Sabi nanay ko, bukas tatanggap na lang ako ng labada. Kasi pag nagpapadalo po talaga father ko, tinitipid po ng nanay ko. Nung nalaman niya kasing stranded yung father ko, talagang tinitipid niya po yung pera. Tapos, ilaga po kami mga bibi. Ginawa niya lang po muna, gumigising po siya ng umaga. Sabi, basta ako po yung nag-aalaga ng bibi, papakain sa kapatid ko pong punso. Sabi niya, meron daw po siyang nirarasyonan. Nakwento ko na rin po ito na nakarap kasi hindi po tumali sa puso. High school po kami noon. Hindi ko lang po alam kung third year or fourth year po ako na high school. Sabi niya may nararasyonan. Tinatali niyo po yung bibi sa paa. Lalagyan niya po sabay yung lalakad po siya hanggang palengke. Meron daw siyang binabagsakan po sa palengke na bumibili na po sa kanya agad. Siyempre ako po natutong, buti naman, may nanay, meron. Ano na kayo doon? Bumibili, hindi na kayo tatayo. Ay, hindi, meron na doon. Tapos nung 2023, sa likod po kami ng nanay ko, sa bahay ko po, yung bahon tayo. Kwentuhan kami. Basta bigla na lang pong dahil niyo po yung pagkwentuhan po ng mag-ina. Siyempre yung araw, masaya. Lagi ko pong pinatatama nanay ko. Kasi yung po siya nag-iisip. Sabi ko na eh. Yung high school ano diba? Ano, buti may laga tayong bibi na bibenta niyo. Binabagsak ko yung yung pagsagot ng nanay ko, parang natural ho yun. Parang ayaw niyang malungkot ako kung mag-isip. Sabi niya, ayaw ba? Ano yun? Tumatayo ako doon sa baba ng tuloy sa palengke. Binibenta ko. Kapag alam kong papakas ko na kayo, okay lang kahit mo orang binilit kaysa uuwi ko pa. Yung pagkakasabi niyo, parang natural lang. Parang alam niya na ayaw kong umiyak. Kailangan ko po yung bagay na yun. Yung mga sumunod na gito gabi. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat po. Nagkaroon po ako ng ganitong ina. At sinabi ko sa sarili ko na gusto ko laging maging masaya sa lahat. Gusto ko kung kinsan yung kaya ko. Kahit paano, mabibigay ko yung pangailangan niya. Kaya hanggang pag iniisip ko yung bagay niya, hindi ko na po tinatanong sa nanay ko. Kasi kilala niya po ako. Alam niya pong malulungkot po ako. Yung mga panahon na yun, alam niya pong mapasok kami. Pwede naman niya kami sabihin na, anak, bago ka pumasok, tulungan mo muna ako magbenta ng baby sa palengke. Kaya, pero hindi niya ginawa. Siguro inisip niya, baka tuksoin kami ng mga klase namin, baka hindi kami pansinin. Kasi lagi niya sinasabi sa amin, ayokong matulad kayo sa amin ang papa mo eh. Pag sinasabi nyo, ano yun? Medyo iniba ko po sabi ko. Hindi. Napakaswerte nga ng mga magulang. Ng mga anak sa mga magulang na inaasikaso yung mga anak eh. Iniba ko po. Para ayoko rin po. Kasi pag nagkwento ng ganito po sa nanay, umihigbi-higbi. Tapos ang lakas pa ng sumingat. Yan
na po ako. Apa, nakitagwento na po sa inyo. Hindi po sa nanay ko. Tapos ngiti siya. Tapos ibahin ko na. Relax, relax na po. Tapos natanong sa nanay, gusto mo kainin po. Tapos uuwi na po yun pagaling sa bahay. Alam niyo po, pag sinabi niya eh, kung makalimutan ko, alam niya, susunod na araw, bibiling ko po yun. Hindi ko po makakalimutan basta may nasabi po sa akin ng nanay ko na bibilin. Gusto niya kainin. Kaya, kayo napakalaki ng pagkakataon ninyo kung nandiyan ang mga magulang ninyo, gawin ninyo lahat. Kung ano yung mabibigay ninyo, hindi naman kailangan pera, kahit man lang yung pagtulong sa bahay, paglilinis ng simple. Pagtutupin ng damit, paghugas ng pinggan, pagigim ng tubig, pagwawalis ng bakuran, pag-alok ng kape sa mga magulang, mga simpleng bagay. Sabi nga ng nanay niya, sabi nga ng nanay sa amin, hindi naman kailangan maging matalino kayo sa eskwelahan eh. Nasabi niya na po talaga lagi, basta matuto kayo bumasa at sumulat at hindi kayo maloko at magkaroon kayo diskarte sa buhay. Nabubuhay kayo. Paano po mga kabahe? Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa aking ina. Maraming maraming salamat at next year na lang uli yung padala ko. Love you na kayo. Happy birthday. Basta engine niya lang yung birthday niyo. Paano po? Maraming maraming salamat po sa inyong oras nila sa pinilakalakbe. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless at palagi may nakaraw. Laban lang.